Hey mga Spark, welcome sa aking channel, Abs Manuel. Kung saan kung bago ka sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-iwan ng bakas. Pwedeng like, comment o yung pag-subscribe sa aking channel. Well mga Spark, ang aking gagawin ay yung free flow. Ibig sabihin nun, wala siyang silencer ano. Ngayon yung kadalasang body nito ay nasa ano lang, yung maliit lang na flip yun, ano, 14 inches. Maraming klase ng flip, no? Mayroong 20 inches ang haba, 2 feet yung mga kinakabit sa truck, yung malaking makina, no? Pero ito yung maliit lang na flip, no? Mga nasa diameter niya, nasa 4.5 lang inches yung haba, 14. Pero yung mga sa jeep, pwede pa naman ito, yung mga 4BC ito, yun nga lang, maingay na. Ngayon, kung gusto mo nang hindi maingay na muffler, magpalagay ka ng mas malaking body. Mga 8 inches yung diameter, ano, 7, ganyan. Ngayon, kung napapansin nyo mga Spark, yung sa free flow, marami ang butas. Hindi tulad dun sa silencer na malalayo. Ganun ang technique naman dito sa free flow na muffler. Kung napapansin nyo, kung mayroon kayong mga motor, kapag sinilip nyo yung muffler noon, siksik yung butas niya. Mas malapit pa dito, no? Pero yung ginamit ko dito ng mga Spark na Barina drill bit 316, kung sa mga ligas nyo ilalagay, halimbawa yung kotse, mas maganda yung mas maliit na Barina 1/8. Ito power flow, free flow mga Spark. Pag naggawa ka ng ganito, yung ano ulit, fiberglass, mas importante yun, lalong lalo na kung gagamitin nyo sa mga gas engine, kasi kapag wala siyang fiber, iba yung tunog niya, hindi buo. Nga, yung napapansin niyo yung sa motor, ano, kapag may dumaan sa inyong motor na masyadong maingay yung tunog, walang fiber na yun, ubos na. Ganun ang technique naman sa mga free flow. Mas importante yung fiber saka yung dami ng butas. Okay mga Spark, ano ulit na yan, yung sa takip ulit, halos ganun pa rin dun sa silencer. Ganyan, saka yung bakal, ano, pag inipit mo siya sa gato, hindi siya gagalaw. Ngayon yung takip naman ito, ano pa rin, apat, parang dun sa silencer, apat din, dalawa sa loob, kabilaan, kaya bali apat yung takip. Kung free flow, halimbawa yung mga nilalagay sa kutsi na stainless, kabilaan lang yung takip nun, okay na. Gumamit ka lang ng 2 inches na tubo, parang ganyan ang lalabas. Takip dun. Mas tipid sila sa takip, ano? Pag yung mga stainless na may inlet na stainless din. Pero pag yung stainless na body, pwede ka rin gumamit ng ordinary. Depende mga Spark sa ano, mga customer natin. Minsan kasi may mga customer na boxingero, puripot. Yun, pag gumawa ka ng ganito, pwede kang gumawa ng stainless na pagbuo. Loob, labas, stainless, ano? Para kapag may kuripot na customer, ganitong bakal ang ibigay mo. Ordinary. Okay? I-roll nyo ko ulit mga Spark. DIY. Pinoy made. Close. Okay, ngayon mga Spark, kapag nabilog na natin yung body ng muffler, siyempre state, welding mo yan, ito na yung magiging itsura niya. Yan. Meron akong naihanda para mas mabilis, ano? Dahil kaya namang i-welding yan ang stick. Kung baka magdududa kayo, meron akong video ng stick welding ng 1.3. Yan. And balik tayo mga Spark sa takip. Kung saan yung ikot nga niyan ay nakadepende pa rin dun sa takip. Lahat ng klase ng muffler nakadepende dun sa takip para makuha natin yung ikot. Ganito mga Spark, ganun pa rin dun sa isa, silencer. Baka ka ng guhit dyan, iikot mo siya ng ganon. Kung saan nagsimula yung guhit, nagtakos, yun ang ikot ng muffler. Magpasubra ka lang ng 1/4 o kaya 3 mm, okay na yun sa paggawa ng muffler, ano. Ngayon, pagbutas naman ito mga Spark, DIY ulit, Pinoy made ulit.
Okay, ganito pa spark ang pagbutas. Bali at apat na takip yan, pero ipapakita ko lang yung isa kung paano bukasan. Okay, ganun lang, apat na takip. Pero isa lang yung papakita ko para makita nyo kung paano binutasan. Okay mga spark, dahil may butas na siya, no? Ngayon, paano papasok yung tubo dyan? Dahil maliit nga yung butas. Okay, ganito ulit yung gagawin natin. Okay, ngayon mga spark, yung nakuha mo na yung pag yung tamang ikot nung yung size nito, yung butas niya, nakuha niyo na yung 1 and 1 half. Ito na yung magiging itsura niya. Ganyan. Yan. Ito yung magiging itsura niya kapag meron na sa loob. Ganyan. Yan, may nakahanda na ako mga spark na naka-welding ano. Yun na lang papakita ko sa iyo. Hindi mo lang ako. Ito yung papasok na dun sa loob. Sa likod, ito yung nasa harap, mas maliit na, mas maiksi. Saka meron siyang butas, ano. Yan, ipasok ko lang siya dun sa loob para makita natin. Spot. Tapos ito mga spark na isa dyan. Ganyan yung distansya nya, no? Okay, ngayon sa likod naman tayo mga spark, ano? Lagay natin yung mas maiksing tubo. Okay, ganyan ang magiging itsura mga spark, ano? Yan, tapos maglagay ka ulit ng spot dyan, bali apat, para hindi lang siya gagalaw. Spot. Tapos yung takip na. And pag itong mga bilog kasi mga spark, mas madali siyang gawin kaysa dun sa flat muffler. Mas matrabaho siya, no? Kaysa dito sa bilog.
and mga spark kung wala kayong oxyacetylene, pwede yung stake welding. Okay, ganoon lang mga spark pag nagawa ka naman ng muffler na walang silencer, yung tinatawag na free flow, ano? Ngayon yung ginamit ko dyan, lahat stick welding, wala akong ginamit na oxyacetylene. Dahil nga, siyempre kung wala kayong oxyacetylene, mamumroblema kayo kung paano i-welding. Pwede ba yung stick welding, paano ba i-welding? Itas nyo lang yung rod. Kung sa mga 1mm halimbawa, itas nyo pa para mas mabilis yung may welding paikot pag gumamit kayo ng stick welding. Okay, hanggang sa muli mga spark. At sa mga hindi pa nag-subscribe, baka naman, please subscribe.